kanya-kanya yung gawa ng mga kalokohan sa Reels, di ba? Di ba? Mga parang mga, ano, masara ulo lang iba, tapos gano'n. Kaya mo na kailangan gawin yun. Kung may manonood, may manood din mo yan. Tsaka po lang kape, ah. Siyempre, mag-bros-bros tayo ng bili sa Carrefour. Kahit wala tayong pambili. May free delivery din magkaka-entrance dito. Di ba? May manonood pala. Pag iniwan na tayo ng tadhana, aba, patay na tayo niyan. Siyempre, ang ahapunan, ahapunan ba? Kasi alas 12 na dito. Wala lang, kape lang. Med na aga, Sandy man. Med na aga man. Nancy Kada, si Gales. Yeah. Kawat mong din na gano'n. Nag-comment ah. Busy ka ba? Yeah. Maniwang na ako, no? Minamata pa sa ako. Aba naman, makaligos na. Tama na. Day of pag-a. Di man ikaw yun sa halong. Di man ikaw yun. Si akong busy. Ang ibuhon. Paribod na sa Pilipinas, Lentec. Bo. Hindi, kape sana. Kape. Ang apunan, tanghalian, hapunan, kape. Pati almusal na yata, kape na rin. Minamatapas na baga. Hindi kita kahit huli niya. Siyempre yung mag-brows-brows kita niya. Mag-brushon niya kahit. Galing may sihan ta kung iwan ko ang babakalog. Yeah. Yung rinse ko, ayun ito. Yung views ko, nasa 20,000 na yun. Ngayon, 11,000 na lang. Ayos kang meta. Ano gagawin ko? Magmumura na ako sa Facebook. Mumurahin ko na lahat. Parang maang sa pandinig eh. Di ba yung iba nagmumura ng gano'n? Gano'n? Nahihirap kasi pa nagmumura ng gano'n, ibabash lang tao eh. Kaya di tayo sanay magmumura. Pero sila, hindi sila na ano sa Facebook ngayon, nababan ba? Nababan. Yung ban ha, ban. B-A-N, ban. Di ba? Kahit nagmumura sila, nagmumura. Di ba? Pag wala tayong makausap, mag-live tayo, walang kasama sa kwarto, at tulog yung kasama sa kwarto, walang kasama sa sala, parang sira yata yung TV, mag-copy lang tayo. Pag wala ang kausap ko, ay, i-delete mo na mga lintek na yan. Buti pa, yung mga followers natin yan na 8,000, kung ayaw yung manood, buti pa, unfollow nyo na kung malintek kayo. Ayaw nyo makipag-usap, go! Ah. Asawa ko, ewan, busy yata. Dami pagkabisihan eh. Kanina nagisi ako bandang 5, aba, ring lang ng ring. Tulugan ulit yan. Ayaw makipag-usap, huwag. Huwag pinagkakabalahan. Eh, boy, nakasin kayo yung bagong brochure dito ng Carrefour. Yata yung bagong brochure ng Carrefour. Siyempre, tina-check yung presyo ng iPhone 14. Bibili ng iPhone, kahit kapila lang nga lang. Ay, agoy. Siyempre, pag nagkape, may tubig. Ang oras na Pilipinas, 5:20. May pasok ba? Ayaw nga, mabisi mga tao dyan. Pagkagising, live na agad yan. Kulang na lang mag-live sa CR eh. Ayaw makipag-usap. Aba, i-block nyo na ako, mga lente kayo. Wala kayong kwenta. Di ba, mga followers ko? Bilang lang yung followers ko nag-like eh. Sa 8,000, siguro dun yung 8,000, ano yung robot. Magmura na kaya ako ng magmura sa Facebook. Ah, sika. Sabay, mass report agoy. Tanggal ang account tulad kay Rendor na Labador. Dati yung kape dito na ano, yung sambag na 40 laman, ano lang, 16. Ngayon, 40. Agoy. Agoy, maluoy ka. Mapriso ka. Yung mga andyan sa akin, ayaw makipag-usap ako. Taba, i-block nyo na ako. Para wala kong isipin na may makausap ako. You are free, free, free. Yung mga palo sa atin na hindi nanonood. Huwag na kayong manood. I-unfollow nyo na ako. Parang na tayong asahan. Basat na to. Kaya marami kami ito kasi pinabansapin namin sa mesa. Sapin sa dito kami kumakain sa sala kasi yung kusina namin ang liit. Ano ba?
Siyempre, mga cellphone. iPhone Pro Max 4.3 lang. Ano pa ba to? Ano ka lang plan to eh? September. Meron pala sa ano, Tamara tsaka Tabi. Yung sa Tabi, yung Tabi tsaka Tamara, mga apps na ano, mga lending. Hindi naman lending, parang pahulugan. Mga 3 gifts, 4 gifts. Pero wala silang tubo, original price. Kasi bawal bawal sa dito yung may tubo na malaki. Yan. Alam ba, 4,000 out. 4 gifts mo. Tigo 1,000 naman. Ganun kumukha mga iPad Air, mga... Minsan nga, sapatos. Kung ano mga naka-promo nila. May ino-offer sila mga ganun. Mga cellphone, minsan TV, 4 gifts. Kung ano yung original price, yun lang babayaran mo. Depende lang sa 3 months. Depende sa'yo kung 3 months or 4 months. Yung camera ko nga na 699, 4 gifts. Ikalawang buwan pa lang ang paghuhulog. Kinas ko na. Para ako na ako isipin. Ganun lang yun. Parang yung dati naalala ko yung mga utang doon sa tindahan namin sa Tumisya. Puro yung listahan. Inagsunog ako ng ano, mga damo-damo mga karton-karton. Sinama ko na. Kasi hindi naman babayaran na yun. Para wala ka nang iisipin. Ganun lang yun. Di ba? Para wala ka nang isipin, i-delete mo na lahat. Lahat ng picture, delete. Lahat ng message, delete. Tula dyan sa Cayman Island si, ano, si Scammer. Yung mga message niya, delete ko na. Aba, ang tigas na mukha. Hiningan ko ng resibo. Black ako sa Facebook. Karma is real. Yan. Yung mga mandurugas kayo, di ka nahiya sa balat niyo, malintek kayo, matagamarkina kayo, pangalanan ko na kayo. Kakapal ng mukha nyo. Ilang taon tayong nagkakilala dyan sa Markina. Mga scammer kayo. Hindi lahat ng taga Markina ha. Yung kakilala lang namin nasa Cayman Island. Kung sino kang Judas ka, yan ang napala mo. Yan. Yung ano, 27,000 na dapat lang 27,000 ang gagamitin. Ginawa mong 2,000. Aba, kapal na mukha mo. Ano, may increase ka ng 87%. Kakamahin ka rin. Ganun lang yun. Pag niloko mo ako, yung karama sa'yo, kinabukasan. Kung hindi mo kinabukasan after months, years, or after one decade, kakaramay kang Judas ka. Judas matampalasan. Ah, ganun ba? Diba? Kaya pa nanloko pa ng kapwa mo, ano pa, niloko mo kapwa mo sa karampot na pera, asahan mo, may babalik siyang karma. Diba? Parang sa mga mag-asawa yan na huwiwalay dahil sa walang kakwenta-kwenta ng bagay. Kakaramay ka rin Judas ka. Labing Judas ha. Shout out kay Mark Ogan Castolo. Yeah. Magaan na siya eh. Naantay na lang yung pera nila pa uwi na. Good for. Hindi pala, poor good. Kita mo yung Ferrero dati oh. Rochero Ferrero. 3550 dati. Magkala yan. 15. Mahal na nagmahal. Sa akin na lang yata na wala nagmamahal. Malinte. Ayan natin yan. Mamamatay din maputang nang yan. Mga scammer ha. Hindi kayo nahiya sa balat nyo. Magaling kayo. Magaling yung matatalino kayo eh. Bakit? Nagawa nyo mga scam eh. Halo yung mga ano, mga hacker. Mga matatalino yan eh. Hindi gamitin sa magandang paraan yung katalinuhan nila eh. Manghahak pa ng ano. Siyempre, shoutout kay Kuya Jun Bernan. Baka naman. Ng saka sa Sambales? Yan, basta sa Sambales. Kuya Jun Bernan. Baka naman, Kuya Jun Bernan. Yung ano natin dyan, yung kambing. Malalaki na ba? Nakapalo na ako sa iyo, Kuya Jun Bernan. May ano ka pala eh, may professional mode ka rin pala eh. No? Ay, page ba yun? Sa iyo? Siyempre, napalo na kita. Hindi mo sinasabi. Hindi mo sinasabi ko, Edwin Bernal, eh, no? Monetize ka na pala, eh, no? Bibigyan na ka magano ng reels. Hindi, kaya tuloy kita mabigyan ng star. Namimigay ako ng star. Yung star ko nga, ano na, eh. Parang pa-expire na yata. 3 months na. Kasi, nung kaya ko pa yung load. July, August, September. August. Di ba? Pa-isa-isa lang bigay ko ng star. Kasi nga, mahirap tayo. Wala pa tayong kita sa Facebook. O, malaking kita natin sa Facebook. Kaya mamimigay din tayo ng malaking kita. Di ba? Yung mga tampalasan dyan, mga Judas, mga scammer, nakakabwisit.
Yung mga hold after, ang gaganda ng katawan nyo, lalaki ng katawan nyo, hindi kayo magtrabaho ng maayos, nakakainis kayo. Umagang-umaga, nakakainis kayo, 12:30 na dito. Buo, trabaho kayo ng patas. Tapos yung sa tulpo pala, namin lang yung mga hiwalayan. Okay lang, ina nyo, nagpakasal pa kayo. Mga hudas. Mga hudas. Mabrali kayo magpakasal, tapos mga ilang buwan, ilang taon, maghiwalay din. Siyempre, kung gusto maghiwalay, pwede na kayo maghiwalay. May, ano, may batas na sa Pilipinas na ano. Yung ito, divorce. Siyempre, divorce yun. Kaso mahabang proseso. Nagastos siguro kayo ng 1,000,000. Tapos, siyempre, delay-delay. Mga abogado, delay-delay. Yan. Yan sila ang kumikita ng pera eh. Yung delay-delay. Divorce law. Hindi ko pa na, ano, na mabasa yung divorce law na yun sa Google. Hindi ko pa ma-memory. Ano ba, makabisado kung ano mga bawal at dapat dapat gawin sa divorce law. Mga legal separation. Gagastos kayo ng pera dyan. Siya mga 700,000. Kung maghiwalay kayo, di inegosyo na lang malinte. Di ba? Nasa utak nyo, di ba? Hiwalay. Mamamatay din kayo, maghiwalay pa. Mangabit na lang kayo. Di pala yan ang gusto nyo, malinte. Di pa kayo nasarapan. Pare-parehas lang yan. O kaartihan lang sa buhay. Na feeling mo, dami mo ng pera. Ano yun? Nagagastos yung sa retoke naman, siyempre wala akong kalam. May nakita ako sa ano, Jessica Soho ba yun, retoke paluwagan. Nag-ano sila ng paluwagan, parang ng pamparetoke naman. Kung ano yung mukha mo, yun na yun. Kasi pag naman, nag-retoke ka, gumanda yung mukha mo, tapos nag-asawa ka, tapos nagkanak kayo, tapos pangit yung anak nyo. Tapos yung bata, tignin sa picture, sa salamin niya, ba't ang pangit yung nanay ko, ang ganda. Eh kasi nga, retoke yung mukha. Be original, no? Be natural. Sa ulo lang. Pero siyempre, business yan. Tsaka rights nila yan. Pero, kung ano mukha mo, tabingi mukha mo, di tabingi na. Tabingi eh. Diba? Suntok niyo yung kabila para pumantay. Diba, Brian? Siyempre, Kuya John Bernal, baka naman. Mga kambing mo dyan sa, saan? Iba ba yan? Iba Sambales. Shoutout sa mga taga Iba Sambales. Yan. Mga taga Iba Sambales yan eh. Malapit pa kayo sa, ano? Mount Pinatubo? Gusto ko marating ng Sambales. Parang makarating yata kami yan nung ano, Holy Week nung nasa Premier Ways pa sa Katipunan. Kaso, ano yun, hindi planado eh. Parang biglaan lang yata. Nag-swimming ko dyan sa, ayun kong lugar eh, Subic. So, ali, Longga po. Yan, Sambales. Dumaan pa kami ng Easy Text. Yan. Diba? Tapos yun. NLEX, ACTX, paglabas mo, Ulonga po na yata yun. Traffic sa lugar ni Gordon. Gordon, Mayor Gordon. Hindi si Dick Gordon na ipasok si Dick Gordon. Hindi yun. Asan yung mga doble plaka nyo, Dick Gordon? I-implement kayo ng batas na doble plaka. Yung isang plaka nga, hindi nyo maibigay eh. Sira ulo. Nag-ano kayo ng budget para makalikom ng budget. Ano kaya yung usahang yung bawasan? Malinti kayo, laki-laki ng mga commission nyo. Bawat ano nyo, meeting-meeting nyo, may mga allowance kayo eh, no? Alam ko yan, sabi nga ni, napanood ko kay Harry Roque. Alam ko yan, ano, mag-bulgar na tayo, sabi ni Harry Roque. Alam niya yung mga, ano eh, sa Amara, yung mga congressman na lalaki, 700,000 a month, isang perma lang. Diba? Dapat si Harry Roque na nanalong senador eh. Binulgar niya lahat sa, ano eh, napanood ko sa Facebook kanina, si Harry Roque. Yung tungkol sa mga pair niya sa kamara. Kaya pala ang daming tumatakbo mga congressman. Ang lalaki ng, ano, ng budget sa election. Doon pala nila binabawi monthly. Diba? Mag-congressman kaya ako. Diba? Pero hindi naman siguro lahat. Pero kadalasan lahat. Siguro sa 100%, 95%. Ganun ang ginagawa. Bilib ako dating kaya na eh. Kaya Miriam Santiago, diba? Dating sila to, Miriam Santiago. Pinag-ano niya yung mga kakwa niya, sinunod sa mga congressman sa isang hearing. Sana ganun. Kaso nawala na sayang siya, senator. And shout out. Mapalit tayo sa Carrefour na to. Yung brochure na to, ano, libre ito sa Carrefour. Parang once a week nagpapalit sila. May kulis sila nagpapalit. Makita mo kung ano yung mga sale, mga presyuan. Minsan may mga offers sila na ano. Kaso medyo mahal pa rin talaga. Mas magandang bumili ka sa bakala. Kaso sa bakala, hindi? Kompleto. Kung ayaw manood, huwag manood.
Kung i-block sa Facebook, i-block sa Facebook. I-unfollow nyo ako, i-unfollow nyo ako. 8,000 followers, pero ni isa, hindi mo na umabot ng 300 views. Ano, kailangan mo pa-trending pa ako? Siyempre, okay lang. Account nyo yan eh. Yung mga hindi na nanonood, asa sa inyo yan. Pinakabago. Mga hula sa mundo, nabuhay pa kayo. Malinte kayo. Parang nakamot lang magmura sa Facebook. Yung bulgar na malulutong yung mura ba? Kasi hindi mo niya alam ni Facebook yung mga mura eh. May nakakalusok nga eh. May mga nakakalusok nga mga ano eh, mahahalay na sa Maytig eh. Di ba? Facebook. Ang hihigpit mo doon sa content na maayos, tapos yung mga ano, hindi ka nais-nais. Nakakalusok. What the fuck? Di ba? Ito hindi ako binablock. Pag nawala sa area yung sinabi ko, ay yung live ko, ibig sabihin, block ako na Facebook. What the fuck? Sa YouTube nga, dami nagmumura eh, no? Pero syempre, depende sa content, sa category. May mga, yung Facebook, ay yung YouTube kasi may mga category, family, farming. Ito nga Facebook, palit-ulit ng ano yun lah. Inakasimbol nila, inakasimbol. Nire-retoken lang, nire-retoke yung ano eh, yung format nila eh. Hindi lang mahabol si YouTube eh. Kasi organize na yung sa YouTube. Ano na yung mga rules nila, mga dapat gawin. Yeah. Sa Facebook, pag mag-subscribe ka, may bayad. Ano yun? Sa YouTube. Mag-subscribe ka sa YouTube ko, libre lang, di ba? Subscribe na kayo sa Andyman Vlog sa YouTube. Hindi ko. Ganun-ganun lang yun. Sa panag-live ako, hindi yung may ginagawa na ano, na halimbang magluluto, naka-live, maglalaba. Hindi yung live. Ano yung vlog? May mga content, ang content creator kasi, yung parang pinag-iisipan mo tayong gagawin na video or vlog. Yun ang content creator, hindi yung live ka lang ng live. Ay, ganito, mag-chikahan tayo, mag-retest tayo dito. Hindi ganun. Kasi wala ka na maisipin dun eh. Ang gusto ni Facebook, ano yung utak mo mapiga para gumawa lang magandang content. Oo, di ba? May mga nakalimutan mga akong palang mga i-upload na ano eh, ng mga deals. Tungkol sa, ano, kung paano itanggalin yung mga ano sa Facebook, yung mga bio, yung ito, mga video na may violation, mga copyright. Hindi ko pa nagagawa kasi busy ako. Siyempre, kailangan ko matulog kasi may trabaho ako. Pero wala akong trabaho, ama. Ang tuwa lang ng passion talaga yan. Kaya nga, uuwi na ako ng Pilipinas. Tama na siguro ang 11 years na OFW, no? Copy, good guy, you can build house. Matay kang kakatrabaho, tsaka ilang malintek sila. Hindi ba? Tapos yung asawa pa yata, busy pa yata. Ay, hindi na yata tatawag yung mamaya pag nga tukot, tulog ulit. Talagang buhay. Pag hindi ka pinagtuunan ng pansin, aba, huwag mo rin yung pansinin. Hayaan mo siya dyan. Baka may ibang pinagtuunan ng pinaglalaanan ng ano niya, attention ba? Yun lang yun. Open-minded tayo. Pag ayaw, huwag kong pilitin. Then tech. Pero kanya-kanyang buhay tayo. Pinanganak tayong solo, mamamatay tayong solo. Ganon lang yun. Yung nag-abang ka ng ano, natulog ka ng 11, nagising ka ng alas 5, 6 hours lang, dapat 8 hours agad para tawagan mo. Tapos yung ano ka, 23 na miss call, kasi sumasagot, busy, tulog ulit, ganon lang yun. Ibig sabihin, ayaw kang kausap. Di ba? Kaya nga parang ayaw ko nang bumili ng iPhone eh. Bakit? Wala namang halaga yung cellphone eh. Saan mo gagamit yung ano? Wala ka namang makausap. Tignan mo yung honey dito. Isang ano? 42 real. Isang ilang litro to? Laban ng ano yun? Laban ng sulat o laban ng mata ko? 750 grams. Kaso yung nabili naming honey, parang hindi tunay na honey. Parang ibang may honey. Kasi yung sabi nung ano, yung mga professional daw, pag yung honey daw pinatulo mo, matagal tumulo, tapos pag nasa latito na or nasa lalagyan na, yung honeycomb niya na nakuporma yung honeycomb. Yung alam yung honey, yung lalagyan ng mga ano, yung mga baby nila. Yun, honeycomb. Honeycomb ba tawag doon? Tama ba tawag ko? Mamaya mapayaan naman tayo sa maling salita. Honeycomb basta
Basta yun yung bahay ng mga hani. Pag pinatulog mo daw, dapat yun ang forma. Yung mantika dito, ang dami, no? Sesame, canola, sunflower, corn oil. Ang wala lang dito, yung coconut oil eh. Mas mahal yung coconut oil dito. Kita. Sunny, oh. Kita mo, 11. Dose lang, isang ano. Isang 1.5 na litro, dose. 150, 180 sa Pilipinas. Siyempre. Alam mo, wag kayong manood. Wag kayong manood. Malay mo. May ibang bigay ang Panginoon Sara sa akin na hindi natin alam. Sabi lang ng Panginoon, anak, wag mong ipo siya. Ako, dito ako dumadaan para sa Facebook. Yung pala, iba yung target ng Panginoon bigay sa'yo. Mas malaki pala, mas maganda, diba? Kaya pag ayaw, may dahilan. Sa yung mga lambing-lambing, hindi ako yung tao hindi malambing sa buhay. Kasi may kumpare ko dyan sa katipunan natin. Ang lambing lang, ang lambing. Pero po, tragis na yan. Pag nag-aaway, nagsusuntukan eh. Kaya nga, hindi ako malambing kasi alam ko, pag nag-aaway, ayaw ko ng sakitan. Kaya doon lang tayo sa neutral ba? Malambing masyado. Kala mo, mga ano eh, honey. Honey tsaka ano eh, langgam eh. Ayaw maghiwalay. Pero pag nag-aaway, black eye ang... Oh, yan ba malambing? Kaya nga hindi ako malambing kasi ayaw ko malakit. Yan, ang laki-laki ng kama ko. Pag ito nakasuntok, ewan ko na lang. Di ba? Kasi yung iPhone Pro Max, ang presyo niya for 4.7. Yung laptop, 2.1. Yung camera na 360, 1.8. 2.1, 1.8. Isang iPhone niya. Kaya parang pinag-isip ako, kukuha ko na ang iPhone. Yung 360 na lang kaya, no? Tsaka laptop. Siyempre, anong plano? Editing. Videography. Yan. Kaya hindi tayo expert sa videography na yan. Pag-aralan natin yan. Anong ginagawa ng internet na yan para di pag-aralan ng mga ano? Mga bagay na yan. Sa mga Google. Hindi pa. Ganun-ganun lang yun. Yung mga lintek na umahati sa buhay. Ako hindi ako marte. Kahit na kubos araw-araw kainin, okay lang. Importante yung mabusog. Importante, humihinga ka. May mga ano na, ay gusto kong bilhin. Ang kukuskati kasi ako. Kasi pag kukuskati ko, hindi para sa akin. Para sa mga anak ko. May nagtanong nga sa akin kasama ko, paano pag namatay ka yung pera mo sa mapupunta? Hindi mo madadala sa kusang ako namatay ka. Bakit dadalhin ko ba yan? Nag-iipon ako ng pera para sa mga anak ko, hindi para sa akin. Tapos ng future ko, no? Tapos ng future ko. Ang inisip ko future para sa mga anak ko, mga sinaulo. Diba? Mga gunggong mag-isip eh. Trabaho ko ng trabaho, ipon ko na ipon sa bangko. Sabi niya sa akin. Para sa yung pera mo, dapat ginagamit. Hindi nga para sa akin yung pera ang pinag-iiponan ko para sa mga anak ko. Kasi pag na-deadball ako, automatic, yung mga anak ko ayaw maging kawawa. Diba? Kaya yung ayaw mag-ipon dyan, di ko kayo mag-ipon. Kung gusto nyo pa, kita nyo, gastusin nyo lahat. Huwag kayong mag-ipon. Kasi wala kayong mindset. Yung mindset, yun ang naghihiwalay sa the best at sa the rest. Yun, di ba? Ako, masinop talaga ako. Nung bata pala ako, masinop ako sa... Nung ano, elementary? Masinop ako dati. Dati pa. Dati binibigyan ako ni Papa ng ano, baon sa school. Naglalakad na kami noon, nakachinela. Siyempre, probinsya. 5 pesos. Yung tres niya, yung 5 pesos, iyara ko yan. Yung ano ng all ba yung Johnson & Johnson, binibutasan ko yun dyan ko. Parang ginagawa ko alaga siya, doon ko nilalagay. Ote, 5 days na, ano di, may 15 pesos ako sa isang linggo. Di ba? Why is the name? Siyempre, nakasanay ako mag, ano, magsubi. Yung magsok-sok ba? Kasabihan, di ba? Pag may sinoksok, may madulukot. Ano ba yung sabi ko? Yan, nakasanay ko hanggang mag-asawa ko doon sa makina. Yung misis ko, ano na eh, aligaga na, wala daw kami bigas. Ba't ka nangangamba? Ako, sa home eh. Hindi niya alam, may mga sinusok-sok akong pera niya sa picture frame, sa TV. Yung, di ba, yung TV nun, lapad, tapos may base. Doon ko sinusok-sok. Sa notebook, diyan ko iniipit mga pera. Kasi nga, in case of emergency, may madudukot ka. Sa motor, yung suitcase mas namin na binenta ni misis, dami kong barya nun.
maabot ng 1,000 ang barya doon. Yung matira-tira sa ano, sa pagpapagasolina. Dilagay ko doon sa box niya. Di ba? Meron ako. Magsubi na magsubi na magsubi. Para in case of emergency, hindi ka manghiram. Ayoko na manghiram, no? Nakakaano pag manghiram ka eh. Parang hindi ka pa inaram. Parang hindi ka binigyan ako. Na-irita ako pag ganun. Diba, nagsabi sa akin na papahiram kita bukas. Tapos kinabukasan, manghiram ako. Ay, wala pre. Naano ko doon na babatrip ako doon sa ganun. Parang walang isang salita ba? Ako pag sabi ko, bibigyan kita. Pag sabi ko, wala. Kahit meron ako, wala yan. Yun ang sabi ko, pag wala, wala. Pag meron, meron. Mindset ba? Sa hirap ng buhay, no? Meron pang pautang kaya ngayon. Yung si Ate Gem nga ng ano, Laguna, di ba? Dami yung pautang, hindi na nagbayad. Kung ano ba? Yung pagbabayad ng utang, responsibilidad niya. Kung nangutang kayo, bayaran nyo, lakaya. Siyempre, alam ba? Ang sahod ng isang tao na hiniraman mo, 500 per day. 8 hours yun. Tapos, nahiram ka ng 1,000, hindi mo binayaran. Parang yung 16 hours na oras niya, yung sahod niya, parang yung 16 hours na buhay niya, hiniram mo, tapos hindi mo binayaran. Nakakaya, di ba? Nag-get you ba yung sabihin? Yung 2 days na sahod niya, hiniram mo, tapos hindi mo binayaran. 2 days, 16 hours yun, kasi 8-8. Parang yung pagura niya ng 16 hours na hindi mo binayaran. Parang yung buhay niya, binawasan mo 16 hours kasi pinaghirapan niya yun eh. Siyempre, may mga kamag-anak tayo na ano. Kaya nga hindi ako kapahiram ng pera. Kasi nga, alam mo namang wala kang capacity magbigay, magbayad. Ba't kita papahiram eh? Pinaghirapan mo yan dito eh. Sabi nila yung mga OPW mayaman. Sa Facebook lang mayaman yung mga OPW eh. Resibo lang natitira. Ang tagal mo sa abroad, wala ka na ipon. Sila yun. De, yun ang kadalasan tinatang. Di nyo ba naisip ha? Yung mga OFW, monthly ang nagpapadala. Ako, kung hindi ako papadala sa loob ng 10 taon, ang dami kong pera. Kaso siyempre, obligasyon. Siyempre, may pamilya tayong binubuhay, kailangan padala. It's nag-iisip na akala nila yung mga OFW, magaganda yung pamumuhay sa ibang bansa. Hindi ha. Laki ng, kita mo, laki ng sahod mo. Oh yes, conversion. I-convert mo yung sahod ko sa peso, yan, malaki talaga. Pero kayong mga gunggong kayo, hindi nyo maintindihan, mga buwisit kayo. Yung sahod namin dito, yun din ang ginagastos namin. Tubig, kuryente, pagkain, upa, internet, ano pa mga binagastos namin dito. Minsan lumalabas, once a week, once a month. Kakain ng alba eh. Oh, di ba? Kung ano yung sahod namin, yun din ang pinababayad namin, mga gonggong. Inutil. Ang isipin nyo kasi, magtrabaho kayo, hindi puro katamaran ang ginagawa sa buhay nyo. Pinapag-aral kasi kayo ng mga magulang, yung malentek kayo. Nagsirap mo si pare. Abuish mga mindset na Pinoy ba? Palitan yung mindset nyo, no? Kung alin yung mahirap na pamilya, yung mga walang regular na trabaho, yung pamaraming anak, yun namang libangan yung pag-aano eh. Paggagawa ng baby making, you know? Mindset ba? Tapos sa pinapunod yung mga mikos-mikos na mga kalukuhan, nagko-comment lang siya doon, wala namang katuturan yung pinag-comment niya eh. Mikos-mikos si Mr. Nobody, isang Indiano na kinamumuhian mga kalahi niya sa India. Kasi may kasama ako kag ano dito, Indiano. Tinan ko siya, siya to sa Pilipinas eh, si Mr. Nobody. Ah, Laura Cabal magic ni. Bobo daw eh. Mother chot daw eh. Di ba? Di mikos-mikos. Ayaw nila doon kasi nga binabash sila. Parang nililayat yung lahi nila. Di ba yung ano niya sa YouTube yung mikos-mikos. Yung mga luluto ng pagkain, mga parang mga madudumi. Hindi naman madudumi. Lang iba lang yung paraan ng pagluluto. Inaano niya sa YouTube niya eh. Di ba? Ganun lang yun. Siyempre, shoutout sa inyong malulut. Pag-alasize niya. Wah! Gising na kayo, magtimpla na kayo ng kape. Ako ngayon, kape ko parang almost na. Kape lang. Baka isa pa. Isa pang timpla ng kape. Dami kong kape. Ang binibili ko lang sa ano, grocery ko, kalimitan ng kape. Mga tatlong bote ng kape. Tatlong tigto 200, 600 grams. Lalo pag may, ano, pag may sale, kape. Wala may ibang kainin dito kape. Tapos yung doon, yun, hindi ko pala na-post yung ano ko. Bumili kami ng ano eh, ng black bread naman yung sa pugo na pailalim. 1 real lang yun. Oh. I-convert mo sa peso, 15 pesos. Malaki na yun. Pero kung dito, 1 real, mura lang. Kahit araw-araw ganun kainin ko, okay lang eh. Hindi ako nagluluto ng, hindi ako nagkakanin dito. Kasi palagkanin ka, bibili ka ng ulam, mga sangka, mga kung ano-ano pa, toyo. Gastos lang eh. Saka nakakakain kami eh, sa store. Bumibili ako ng bigas pag ano lang, pag locally ba ko. Siyempre wala kang makain dito. Puro ka tinapay, di sumuko ka nun dahil sa ano, yeast.
Pag nasubrang ka ng yeast, nasubrang ka ng tinapay, tataba ka. So, nasubrang ko tinapay, kaya tumataba. Tumaba na naman ako. Oo, oh, di ba? Wash out sa inyong lahat. Si Padi Bino Santos, Dumanais. Yan. Padi, kumusta na? Si Padi Albert Lombrega. Wakong wapo ka pa dito sa ano nga, sa photo lab mo. Lentik na photo lab na yan. Kala ko yung photo lab, kapatid ni Eco Lab. Ang gugawa ko ang kikinis eh. Yung mga chubby, pumayat eh. Dahil sa photo lab na yan. Tignan mo yung Nokia pala, naglabas pa na ang cellphone nila. Z21 Plus. O, oh, di ba? Mga ano yan eh. Mga mandrambong eh. Pasosyalin eh. Sabi nga, kung anong capacity ng sahod mo, dapat huwag kang lalagpas doon sa gastusin mo. Di ba? Sabi yan doon, sa pinag-aralan namin sa business management. Yan, business management, major accountancy nung high school ako. Kala siguro nila bubo ako sa matematika nung hindi ah. Ako kaya yung auditor nung ako pa yung ano, business manager nung third year, fourth year kami. Di ba, may isa tabo pronda ng Dubai, UAE. Ikaw ang president namin eh, nung third year and fourth year high school eh, di ba? Ako lang naman yung ano eh, nagko-compute at business management. Nagtinda-tinda kami sa school noon, yung pagkain. Si Myling Tarokin, yan. Partner natin sa business yan. Business-minded tayo. Kailangan maging negosyante tayo. Ito ba yung mga mindset ng mga Pinoy, palitan nyo yung mindset nyo. Anak, mag-aaral kang mabuti para makapagtrabaho sa mga gandang company. Mali po. Mali. Palitan nyo na yun. Ilang beses na sinasabi ang palit-ulit sa mga vlog ko. Ang dapat sabihin nyo sa mga anak nyo, anak, mag-aaral kang mabuti para mag-negosyo. Yan. Maraming negosyo. May foods, may travel, may logistic, mga passion, yun ang mga negosyo. Hindi yung nag-aaral para ano ka, nag-aaral ka para maging tauhala o alipin lang ng ano. Hindi, dapat, amo ka dapat. Nang mali nga sila ng turo sa akin. Kasi kung yun ang tinuro sa akin ng mindset, malamang negosyante lang ako. Pero yun, pwede pa eh. Pwede pang mag-negosyo. Siyempre yung negosyo, hindi naman pag negosyo mo, bawi agad. Hindi. 5 years. Five years maximum, depende sa galawan ng negosyo mo. Pero pag mahina yung negosyo mo, 2 years pa lang collapse na. Yun, mismanagement. Hindi ka marunong mag-ano ng pera mo. Magpaano ba? Kasi ito pala nag-negosyo ha. Dapat sa negosyo lahat nakalista. Kasi pinag-aralan ko yan sa, ano, sa business management nung third year, fourth year high school ako. Nakalista lahat. Bawal kang kumuha ng pera dyan. Yung pera na pang-negosyo, dapat lang sa negosyo. Kung gusto mo magkaroon ng pera, galing sa negosyo mo, aba, sahuran mo sarili mo. Yun. Hindi yung, tumubo kami ng 1,200. Kunin mo yung 1,200. Dahil kasi tumubo ka, gagastusin mo. Hindi. Pang riban, pang manicure, pang pedicure. Hindi. Dapat yung tubo ng negosyo mo, doon lang sa negosyo. Parang iipunin mo yun. Kung gusto mong makakuha ng pera doon sa negosyo mo, di, sahuran mo sarili mo. Ganun yun, business management. Hindi yung, kumita ka ng 5 peso. 5 peso sa, ano, 5 piso sa, 5 peso. 5 piso doon sa negosyo mo, gagastusin mo, bilhin mo ng goma. Hindi, nalugi ka na nun. Kasi lahat nga nakalista. Asset liabilities, T account. O din po. Marunong ako yan eh. Kaya nga, yung akakit ako yung mula nung ano, 2013 sa Jeddah. Siyempre na, yung iba kong ano, na-delete na doon sa ibang ano eh. Ibang cellphone. Dami ko na nabili cellphone eh. Yung ano ko, yung ginagastos ko pang araw-araw, monthly, nakalista lahat. Kahit ngayon. Alam ba, may ano ko, may tip share. 15 real, nakalista yan. Bumili ako ng saging, 8, nakalista yan. Bumili ako ng kape, 20, nakalista yan. Kasi nga, binabalance ko yung pera. Marunong magbawa. Kaya nga, T-account eh. Yung T-account, ganun. Asset, liabilities. Magaling ako yan. Pagdating sa numbers, magaling ako. Di nila alam. Mas maganda yung tanga. Mas maganda yung nagtatanga-tangahan na maraming alam kasi nagdunong-dunong na walang alam. Mga bobo. Wala plus ganun din. Wala sa Facebook, hindi pala nakita. Ganun na ng negosyo. Ito pa sa mga ugali ng Pinoy. Kaya halimbawa, may tindahan. May tindahan ka. Hindi na nagtatrabaho doon sa umasa sa tindahan. Ay, kuha ka ng bitchin doon, kuha ka ng asinas tindahan. O yun, nalugi yung tindahan. Tulad ng ginawa doon sa kapatid ko si Nene. Nabigay ng 40,000 pang tindahan. Anong ginawa? Hindi na sila nagtrabaho, umasa doon sa tindahan. Oo, nawala, pati kuhunan. Kaya si Nene, boryong na boryong. Kahit ako nabubisit ako. Kaya nga, humiwala ako ng Katanduanes. Nung bago mag-abroad, at tinanong ko si Macy, saan mo gusto? Tanduanes or Negros? Siyempre, pipili niya Negros. Ako, Negros din. Ganda yung mga hiwalay. Pero walang ano ba? Walang aasahan ba? Hindi. Magtrabaho eh. Di ba?
pag may negosyo kayo, huwag kayong asa sa negosyo nyo lang. Dapat extra effort, magtrabaho pa rin kayo. Hindi yung, ay, mag-resign ako kasi may negosyo na kami. Okay lang kung magtatrabaho ka para sa negosyo mo, hindi. Asa sa negosyo, yung kita ng negosyo, yung tubo ng negosyo, dito sila asa. Mali yun. Siyempre, mababangkarote yung negosyo nyo kasi lahat ng tubo dapat nakalista. Idadagdag nyo sa good morning, classmate, Jennifer. Hola ka ni, Francisco. Yan. Maura ka na mag-raise money, ah. Dakoy mo ng views. May stream ads ka na. Yung stream ads ko pala, yung viewers ko, lintik. 20,000, bumaba ng 11,000. Yung dipong galuya. Pukininang. Sabi ka ni Pugs, pukininang, tanidana, bulang. Di ba? Hindi ibig sabihin yung mga murang sabi ko, hindi alam ni Meta. Di ba? Hindi niya alam. Kasi kung alam niya, di yung live ko, putol na to kanina pa. Pukininang, tanidana, bulang. Ang mura na alam niya, yung mga Tagalog lang. Pero mga Bicol, Bisaya, hindi niya alam. Yudipong Galoya, o di ba? Ganun lang yun. Shout out, good morning, alas 6 na dyan sa Pilipinas, mga ludes. Gising na ba kayo, aba? Kape-kape na yan, hindi yung puro lang kayo hikab-hikab. E paso mga bata ngayon, Martes ba ngayon? Lunes na pala ngayon. Oh my God, kasi yung day of ko na palitan, una, Linggo. Ginawang Lunes, ginawang Martes, tapos balik naman sa Linggo, kaya naguguluhan ako eh. Minsan hindi ko natin tingnan yung schedule ko, Ha? Paala, kaya basta ako papasok. Bawal na mag-absent, syempre. Pag nag-absent ka, deduction yan. Kahit ako. Dapat maging mahigpit tayo. Syempre, pinipili ko nga kung saan mag-umpisa na maliit na ano ba? Sa San Carlos, sa Canlaon, or sa Bacolod. Kung alin yung matipuhan kong lugar ng maraming tao. Lahat daw nag-umpisa sa maliit. Kahit sa mag-asawa, yung maliit na away, na hindi pinapansin hanggang lumaki lang ako, ay, hiwalay, mga limte. Kung hiwalay, di hiwalay, ang puti, saling color, kalimtik. Ganun lang yun. Tapos ito ng mga congressman, nag-alo pa ng divorce law. Sige lang. Yung mga mag-asawa, pag hiwalay nyo, imbis na pag-ayusin nyo, pag-hiwalay, malimtik mga congressman. Wala ko pakialam sa inyo, mga congressman kayo, mag-visit kayo. Kaya pala nung lalaki lang chan nyo eh. 700,000. Ayon kay attorney, Hari Roque. Di ba alam nyo yung nangyari doon kasi galing siya doon sa loob ng kamera. Isang permahan lang daw eh. Napinood ko yung video ni, nasa 7 minutes na ang video ni Hari Roque. Panoorin nyo, ang ganda. Kaso, di ko sinir kasi politics. Bawal politics sa akin. Wala lang, nasabi ko lang, di ba, Jennifer, o ako ni Francisco. Sinerpe pala, sinerpe? Ano sinerpe, pamangkin mo or pinsan mo? May ano siya, may ads na, nung nahilig ko yung video niya, may ads na siya. Ayos! Congrats sa Nerfy Machenzo! Yan, di ka naman kaunin udo ni Carabao, ha? Kaunin udo ko. I'll sub, lente. Si Nerfy, loko-loko. Huwag mong gayahin si, si Boy Tapang. Yan, ang ginagawa ni Nerfy yung sa farm. Mga saging, mga prutas niya, mga gulay. Yun lang, ang ganang content. Dito kasi mahirap gumawa ng content. Daming bawal dito sa lugar namin. Dito, tadi siya, daming bawal. Kaya, pati yung salita mo, kontrolado din. Bawal. Sumunod ka sa bawal. Dito sa Pilipinas, kahit pa saan ka mag-video dyan, magpalipad ka ng drone dyan, walang problema eh. Siyempre, nasa plano natin yan. O diba, alas 6, in punto. Good morning, mga ludes! Asa na kayo? Siyempre, pagkagising, habang nakahiga pa, nakalive na yung iba. Hindi ho yung content. Daily activities yun, hindi yung content. Kasi yung content, ito lang ginawa ko, hindi to content. Ano lang to live. Hindi to content. Kasi yung content, pinag-iisipan ko. Pati yung sasabihin, yung editing, yan, pinag-iisipan lahat. Hindi tayo po, hindi yung matatawag na content creator. Diba? Yung mga content creator, yung mga vlogger. Ito, live lang to. Kahit sino pwedeng mag-live eh. Tsaka nagla-live kayo, pag nag, di ba yung Facebook nag 1, 2, 3, 2, 1, live. Huwag kayo na kasi mga nakatingin lang sa camera, ganun. Wala manonood sa inyo. Dapat pag 3, 2, 1, go! Daldal kayo ng daldal kahit walang manonood. Kasi pag nireplay yung live nyo, magaganahan yung manonood. Hindi yun. Ganun lang kasi sabi. Tulog. Tulog na dilet ang mata. Di ba? Ganun lang magla-live. Eh ako, pag nag-live ako, gusto ko tuloy-tuloy yung salita. Natigil yung pagla-live ko kasi nga, yung may halak. Pero ngayon, siyempre, hindi ko pa pala na-upload yung video ko na gamot sa sipon.
Ah, ito pa ha. Yung mga dyan ha, yung mga gusto mag SGPT, tulad ko, di ko alam dati. Diba, nag-medical kami dyan sa Makati para punta sa abroad 2013. Hindi sinasabi ng mga doktor yung gamot sa, ano ha, sa SGPT. Yung pagpapababa ng cholesterol. Kasi gusto nila bumili ng gamot nila. Yung pagpapababa po ng gos, ng gulos, ng cholesterol, ano lang, bawang. Bawang, tsaka maligamgam na tubig. Diba, ito, naglagay ka ng maligamgam na tubig. Tapos, isa or dalawang butil ng bawang, pipit-pitin mo, ibabad mo ng mga 10 minutes, sabi ni Doc. Tapos pag 10 minutes, inumin mo yung tubig, yung pinagbabarang mismo, tapos yung bawang, nangatain mo. Oo, hindi nyo malulunok agad yung bawang kasi iba yung lasa eh. Meron ako ng binabad na bawang eh. Tatlong bulb ng bawang. Siyempre, tinanggap ko yung balat. Hindi naman kinakain yung balat eh. Sa manit lang kinakain yung balat. Tapos ayun, binabad ko sa honey. Kinakain ko tatlong butil araw-araw. Pampababa ng cholesterol, pampaano ng high blood. Totoo naman. Sidbar. Pumayat na sidbar, kakakain ng bawang. Tapos siyempre, ano lang, limitation sa pagkain. O diba, ganun lang gagawin nyo ha? Bawang. May mga, ano dyan, may mga extra high blood. Bawang lang. Siyempre, balasa talaga iba. Yung parang anghang na sobra pa sa sili na parang acidic. Yan pa sabi ni Doc, bawal yung sa mga ano, may mga ulcer ha. Yung bawang po, binababad sa maligamgam na tubig, dinikdik na bawang ha. Inumin nyo yun pagkagising nyo. Siyempre magmumug muna kayo kasi puro bakterya ang buhanga. Tapos, dapat walang laman ang ano nyo, hindi pa kayo kumain. Tapos inumin nyo. Tapos pag ano, naubos yung tubig, natain nyo na yung bawang. Or pwede nyo rin natain muna yung bawang, kain pa yung tubig na maligamgam. Ganun lang gagawin. Para bumaba ang cholesterol. Alam ko nga, dati magagalitin ako yung lipat ko dito sa Sidra. Magagalit ako, isang bulong na hindi ko magustuhan, nagagalit na ako si Away man eh. Pero ngayon, wala lang. Kahit pa sabihin mo, wala ko kayo sa'yo. Magmura ka siya. Ready to, nagmura. Yan. Ano na, wala lang. Pagpasok dito, labas dito. Naalala ko yung si Sandra, yung amo ko sa Pilipinas. Sabi sa akin, Sandy, pag ako nagagalit, yung mga sinasabi ko mga sasalita, pasok mo lang dito, labas ko dito. One time, nagalit siya. Siyempre ako nakatingin lang eh. Ay, ako masunurin ako eh. Tingin ako sa inyo. Ang reaction ko, wala lang. Sabi niya, oh, ba't wala kang reaction? Hindi ko nagsasalita. Sabi mo sa akin, pag ikaw nagalit na nagsabi ka ng masasamang salita, pasok dito, labas dito. Yun ang ginawa ko. Di ba? Ikaw talaga, sabay hila sa akin. Labas kami. May letter ka dyan? Siyempre, using kami sa labas. Close pa kami sa Ma'am Sandra nun. Siyempre, Ate Sandra ang tawag ko dun eh. Nag-using ako dati kaya. Pero, nung sa Maynila na, paisa-isa lang. Nung sa probinsya, ah, dalawang kaha. Iyan, dalawang kaha yung ano ko. Yung tatay ko namatay sa sigarilyo, ha? Kasi nung time na yon, gusto niyang itigil yung ano, yung pag-iusi ba. Di siyempre, malala na yung ano niya eh. Hindi naman malala. Ibig sabihin, nakasanay na ng katawan niya na mag-sigarilyo araw-araw. Gusto niyang itigil. Ayun, gumano lang siya. Dead. Sa ospital ng Birak. Pero hindi pa sa naman dapat siya mamamatay. Pero matagal na yon. 25 years na. Kalimutan na natin yun. Move on. Nakamove on ako eh. Tumats ako hindi ano, di ba kausap ng matino dahil doon. Siyempre, inisip mo inisip eh. Fathers lang. Papasbuya ko eh. Yan. Tapos yun, yun naman ang sigaryo. Hali ba, may dada kayo, 65. Huwag nyo na itigil yung pag-sigaryo. Tuloy nyo lang. Pero ano lang, moderate lang. Tapos, ano kayo ng bawang? Yun lang. Nakasanay na kasi ng katawan nyo na, ano, na araw-araw may nalalanghap kayong nicotine. Hanapin na yun eh. Pag tinigil nyo, hihina na yung katawan nyo. Hindi na kayo makakatayo. May mga ano dyan, may mga tatay, nanay, lolo ang tinigalyo. Huwag nyo na ipatigil yung pagsigalyo nila. Kasi pag tinigil nyo ang paninigalyo nila, dead. Automatic yan. Dead. Doon yun ang nangyari sa tatay ko. Way back, 1998-1999. Diba? Memories ko yan. June 2. Kaya nga pakala niya, June eh. Kaya namatay siya. June. Junior. Si bansag sa kanya, Kalantua. Ako, hindi ako kilala sa bansag namin Kalantua. Ang Kalantua, yung pamangking ko na anak ni Sunny. Si Sunny Boy, si Mark Emerson. Ford Harrison, habang pangalan na. Hirap talaga pag sanay ka sa mga ganyan, tapos biglang tigil. Oo, talaga, madedetbol ka talaga, di ba, nasi ikada? Yung bisyo, halimba, si Galileo, pag tinigil mong biglaan, yung buhay mo mabibigla, bigla ka lang mawawala, ayos sa kanta, bigla na lang mawawala, yun. Di ba? Kaya mga kalokohan. Ako talaga dati pag lulutuwa kang abroad na mo, iyo baga, lulutuwa mo, awat ng gadan, kung si lulo, ano mo,
di ba? Si lolo mo, si lolo Juan, muda si Kada, si Ice Cream. Yan, makilibahan na sila doon. Gadumino na sila doon sa taas, kung saan ba sila. Yan. Kaya pag naninigarli kayo, tuloy-tuloy nyo lang. Alam ba, dalawang kaha yung sigarli nyo, tuloy nyo lang isang kaha. Huwag nyo itigil kasi pag tinigil nyo pala yung halo, may ilan na kayo, mga 60 years old na kayo. Huwag nyo itigil yung paninigarlyo. Kasi pag tinigil nyo, automatic dead. Yan. Pwede kayo mag-reduce ba? Diba, isang kaha na lang. Gawin nyo kalahati. Pero samahan nyo na lang, bawang. Oo. Nangyari na sa ano kaya? Sa? Tatay. Kailala sa? Oo. Tatay ko ganun nangyari. Gusto, kasi yung boss, di ba yung boss na sigal yung mahaba? Dalawang kaha, isang araw nyo. Nakahiga na, nakaganon pa eh. Kayo yung higaan ng, ay, may mga, ano eh, may mga abo eh. Basta pag ano, ganun ko ngayon. Hindi tumitigil mga nigarilyo. Ayaw doon ako sumamatay. Oo, to, tama. Pili ka nga no, maglaylo lang, pero huwag mo itigil. Kasi nga, pag nagtinigil mo, wala na, nikotin yung hanap na ng katawan mo, hindi na yung oxygen eh. Parang yung papa ko, sobrang mag-inom, tapos mo nigarilyo, si Manny Gusto. Yung ani, gabos. Gabos baga. Yan, sino pang ano, malakas ba nigarilyo? Ikaw yan dito ko, 55 years old na pala, di ko nabati nung yung ano, October 14. 55 years old. Yan, malakas ba nigarilyo yun? Huwag mo itigil para hindi tumigil buhay mo. Ayan, shout out. Alas 6 gis na. Namalit ang tusok yan ng karayon. Binugla. Ginagalo niya yun. Di ba tinatali yan dito para lumabas yung gap? Ayan, tapos ito mga bala ko, itigil ko yung kape kasi nga nag-increase siya. Ngayon, yung magcha-cha na lang ako, yung cha naman, nag-increase din. Ayun na. Yung dating isang balot, 7, ngayon, 19, kung saan ka pa, kape na lang. Ganun-ganun lang yan dito. Yung bigas, pero yung bigas dito, mura. Mura yung bigas dito. May ano, 5 kilo, 20 real, 300. 300. Ay! Mas mahal pala bigas dito, no? 60? Mahal lang bigas dito pala. Kasi may, nga. May 19 na 5 kilos. O, oh, i-convert mo yun sa, alam ba, 20 times 15. O, di ba? 600. At 300. 300 mo sa 5, oh, 60. Mahal ang bigas dito, 60 po ang pinakamura dito. Kaya yun sa Pilipinas, huwag kayong mag, ano, magre-reklamo na mahal ang bigas na 50 per kilo. Dito nga sa Saudi, 60 per kilo kung i-convert mo sa peso. Reklamo, lalala. Hello, Ludes, mas na ito, guwapo pa. Good morning. Si Michelle Romero, Lico. Yan. Dan Shea, sir. Thank you. Magmama lang yung mga buyo, budapog, yun. Tapos yung muna sa Pilipinas, mga tambay. Nakakabili kayo ng Red Horse. Na magkano isang bote? Yung isang litro? 1.5 ba yun? 120 yung bigas? 50. Nagreklamo pa kayo. Sino pa yung mga ano ha? Mga nagreklamo talaga. Lahat po ng tataasan ng presyo ng produkto. La, dahil stocks. Siyempre. Ay, salamat po sa ano, sa 20 star. Ayan. Paki ano po? Si Michelle Romero. Ayan. Actually, yung Romero, kamag-anak namin sa Banduanes. Yan. Pakipalo niyo po, Michelle Romero. Nasa Saudi yata ito si Mama Rochelle, Michelle Romero, eh, no? Salamat sa 20 star. Dapat pala, lagi ako nagla-live, eh, no? Eh, kasi natigil na yung live ko kasi may pangit naman nagsasalita ka. Excuse me po. Pangit yun, di ba? Wala akong nakalive. Nag-excuse me ko. Baka mamaya, bigla ka mawala sa ere, eh. Dahil hindi natutulog ang tagapagbalita. Excuse me po. Ayan. Salamat. Michelle Romero. Maraming salamat sa iyong 20 stars. Aba, mga followers ko. Actually, yung followers ko 8,157 eh. Ang nanonood, nasa ano lang, 200 plus lang. Yung ano yata, robot yata yung 7,900 eh. Dito ako, Madina Lutz. Ah, sa may part ng Jeddah. Dito kami sa pinakasentro ng Saudi, Riyadh, Saudi Arabia. Kauna, palit kayo. Excuse me po, ayaw ko pumalit kay Mike. Baka mamaya mawala din ako eh. Mike Enriquez, no? Wala. Sinubukan ko lang magmura kung tatanggalin ni Facebook yung mga mura ko. Wala naman. Pwede pala magmura habang live eh, no? Kaso, syempre, pag may nanonood ng mga bata, pangit pakinggan. Pero nagmura lang ako kanina. Mahaba na yung live ko, puro mura eh. Syempre, mga bawal na salita. Sinubukan ko lang. Wala mo, i-block ako ni Meta. Di nanonood ako sa YouTube, di ba? Pag binlock ako ni Meta, sa Facebook, di, in-delete niya account ko, di, di ako gagawa ng Facebook. Doon ako sa YouTube magpo-focus, di ba? Sandiman Vlogs sa YouTube. Ang basa nila, YouTube. Ako, YouTube talaga, tube. Pilipino eh.
Basahin mo yung TUVE. Ba? Chub Chub. Black Chub YouTube. Yan. Ako medyo nahiya kaya hindi masyado ako makapagsalita. Ah, ako bong. Di ba, Bats Jennifer wala pa ni Francisco dati, mahihayin ako, ando lang ako sa gilid. Ngayon, kapal na mukha ako. Kaya nga ako, ah, di ba, hashtag, tigas ng mukha. Poplive. Ah, Poplive meron. Kasi binasa ko yung ano ng Poplive, di ba, yung sa ano, sa application niya. Parang may mga negative comments sa Poplive eh. Gusto ko lang mag-Poplive. Dollar daw yung ano ko. Pero yung si Ate Maris, yung hipag ko na nasa committee ngayon, nagpo-pulay dito ba? Dollar daw talaga. Totoo daw talaga. Dollar. Pero baka sa una lang. Eh ako, bungangero ako pagdating sa live eh. Pwede akong mag-reporter eh. Kung ano pumasok sa otak ko, sasabihin ko man din. Kung mura yung pumasok sa otak ko, sasabihin ko yan. Kasi hindi tayo naglalay. Hindi tayo nagsisimali. Huwag tanong kayo, sasagutin ko. Huwag lang yung bawal na salita dito sa lugar namin. Kasi pag bawal, bawal. Diba? Okay, mahiya mag-live. Pero nainis nga ako sa meta eh. Yung 16,000 ko, ngayon na ano, na watching hours ko doon sa stream ads, 11,000 na lang. Ang kapal ng mukha mo, meta. Walang hiya ka. Pinaghirapan ko magpuyat nung kaka-live. Imbis na matutulog ako, nagla-live ako. Tapos, nawala lang ng ano, yung bigla 9,000 views, ay 9,000 minutes. Tigas ng mukha ni meta eh. Parang ako lang eh, no? Di po ah. Yes, nakasound yung kasama ko, Ludes. Oo nga, totoo yun, yung sa Popo Live, Pupo. Ibig sabihin, hindi tae. Pupo. P-O-P-P-O. P-O-P-P-O. Diba? Popo Live. Yun. Kasi si Ate Maris, yung hipag ko nasa Cavite nga, sumawad sila ng dollar. Subukan ko mag-Popo Live. Kaso, naglalive ako, cellphone lang. Wala ko yung mga, diba, yung iba may music na pinipindot. Hindi ako ganun eh. Ayaw kong ganun. Ah, parang kang ano nun. Pwede akong DJ kaya. Bumbu radio. Yung isang DJ sa Bicol, sikat eh. Sikat din sa YouTube. Yung mga sinasabi niya, mga joke. Mga kalokohan sa, ano niya. Nasa YouTube. Ay, nasa YouTube. Nasa, ito. TikTok. Nasa TikTok. Minsan nga, ginagaya ko sa TikTok eh. Yan. Salamat sa 20 star. Follow nyo. Si, ano. Mga Luz, follow nyo si Michelle Romero. Yan. Kasi may kamag-anak namin si Ate Lita Romero eh. Kamag-anak namin yun nasa kapitbahay lang namin. Hindi pala kapitbahay kasi yung kapitbahay sa gilid or kabila. Tapat ng bahay. Yan. Mga Romero. Shoutout sa mga Romero family ng Progreso San Miguel. Katanduanes. Yan. Shoutout mga Ludes. Alas 6. 15 na. Gising na ba kayo? Aba, may pasok yung mga bata. Dapat napagluto na kayo ng almusal. Bago pumasok mga bata, dapat nakakain. Nakainom ng milk. Wow, milk. Kung gusto nyo yung ano, yung, di ba, halimbawa, walang-wala tayo. Yung, ano, yung talbos ng kamote, lagayin nyo. Yung pinaglagaan, yung pinagawing juice, eh. Ano nyo lang, pigaan nyo lang ng kalamansi. Sarap nun. Masustansya. Taga-Bicol yung Romero. Yes po, taga-Bicol po. Yung kamag-anak namin, siyempre, sa Bicol kami, Katanduanes. Mga Romero, kamag-anak namin. Shoutout kay Sir Jumel Romero. Yan. Classmate ko yan ng high school. Teacher Jumel Romero. Yung mga taga-Berak Katanduanes yan, lintek. Ang pinagagawa sa buhay. I-follow nyo ako sa YouTube. Siyempre, kay Jepran Buringot. Yan. Meron siyang, ano, YouTube account. Jepoys TV. Ang account niya na yun sa YouTube. Tungkol lang sa ano yung vlog niya. Tungkol sa Katanduanes. Yan. Jepoys TV. Yan. Kung yung mga YouTube account kayo, ipaskin nyo dyan. Para ma-promote natin yan kahit iba tayo sikat. Yung lola ko taga Naga Ludes, mga lugar ni ano ni idol Lenny Robredo. Siya may mga idol natin yan. Ayan. Mga taga na Naga Kamsur ba yung Naga? Kasi yung hipag ko nga na si Ate Maris taga Kamsur. Camarines Sur. Ayan. Shout out dyan sa buong Bicolanja. Ayan. Shout out din sa buong Ilocanja. Matagal yan, matagal Negros. Negros Island Region. Shoutout sa inyo lahat. Siyempre, may mga plano tayo sa buhay na iba sa plano ng iba, iba sa plano ng iba. Parang ganun. Dito nga, may plano daw sila. Huwag mo nang pagplanuhan yung buhay ko kasi may sarili akong plano sa buhay ko, di ba? Alam yung mga manager namin dati sa ano, may mga plano sila. Huwag nyo sama sa plano nyo. Kung may plano kayo sa sarili nyo, kayo lang. Huwag nyo kong isama sa plano nyo, di ba? May plano din ng Diyos para sa atin. Nag-resign, bumalik, nagtrabaho, aalis ulit. Ganun lang yun. Walang forever.
Di ba? Kuya Thunder. Shoutout sa mga taga-bataan dyan, mga Atienza family. Yan. Si Sir Kelly Maru ng Urani, Bataan. Yan. Si Pogs Direct ng Pampanga. Yan. Shoutout sa inyong lahat. Alas 6:20. Oh, may nag-heart sa'yo, ano? Ludes, Michelle Romero. Eh, follow niya naman. Follow to follow. Huwag kayo matakot na magsabi ng follow to follow to follow to follow. Bakit? Legal yun eh. Yung mga ibang content creator lang ang nagpapa-ano naman kalokohan nila eh. English naman yun, maintindihan naman ito. Ah, follow to follow. Ibig sabihin, mag-ano kayo mag-to-follow to follow nga. Sila naman, pag naglalive ako, lagi nagsasabi ng follow to follow eh. Wala naman, hindi naman napuputol yung live ko. Kalokohan lang yun. Ang gusto lang ni Meta, mapiga yung otak nyo para gumawa kayo ng magandang content. Di ba? Huwag na kayo magbaliw-baliwan, huwag na kayo magsuot ng mga garbage, parang mga punit na damit. Hindi na kailangan nyo. Kung may manunood, manunood talaga yan. Di ba? May napunod akong isang vlog ng ano eh, si Manay Bicolana. Galing nyo magsalita eh. Mangkok. Mangkok na orange. Yung orange niya, di ba yung orange? Diba yung spelling? Yung orange lang, lang, ano lang, literal na orange. Kali niya, tuloy-tuloy siya magsalita. Yan, gano'n yung content. Hoy, balik mo na yung ano ko yung, kasi ginagamit ko, pinahirap ko yung lagay ko ng pansit, galing. Pero hindi ko pa yata na-follow, nakalimutan ko yung follow si Manay. Siyempre, isusuportan niya mga ganong mga vlogger. Yan ang tinatawag na content creator, pinag-iisipan niya yung mga sasabihin niya. Di ba? Ito, itong ginagawa ko, hindi man to content eh. Live lang to. Ano to, ano tawag nun? Live broadcast pa yun. Yan, ito yung pwede sa YouTube, sa Omegle, ganito, mga live. Pero yung mga vlog na nag-isipan kung anong sasabihin, anong gagawin, yun ang content talaga, di ba? Pero syempre, shoutout ba? Syempre, si, ano, awat-awat ako din ng live, ano, Kius Aginos, Chrisel Sonyega, follow nyo po, Kius Aginos, yan, classmate ko nung high school, sila yung nagpahirap sa akin nung, ano, si 80 pa. Pero siyempre, mga ano natin yan. Hindi naman yung pahirap ba? Hindi kami pinapapasok sa gate kasi incomplete uniform, di ba? Madam Kius Aginos. Yan, si Chrisel. Mabait po yan si Ma'am Chrisel Sonyega. Yan, pakipalo nyo po, ha? Huwag tayong mahiya pa. Yung may mga page dyan, eh, promote nyo na. Yung ano ko pala, yung profile ko, profile... Basta, profile ko, binali ko sa pangalan ko. Sandy Arman Langit. Tapos yung page ko, pinalitan ko ng Sandy Man Vlogs, di ba? Kaya lang ngayon. Tapos yung ano, may group din ako, Boy Beagle TV. Yan. Parang pinagbabalabalas ako, ay kagulo. Magulo eh. Yan. Pero syempre, hindi naman natin kailangan i-push na i-push yan. Kung may magpa-follow, di, follow yan. Salamat, salamat. Chrisel Sonyega, di ba? Ganda na. Sabi mo, di ko alam pangalan mo ha. Batch it eh, alam ko pangalan mo. Malamang nakalimutan, pero mahal ko rin, maaalala ko rin, di ba? Kius Aginos, follow, follow, follow! Nawala yung ano ko, wala, sinubukan ko lang magmura sa vlog ko, ay sa live ko ngayon, pwede mo na magmura eh, di ba? Tapos mapapanood ang anak ko, magme-message yun, Papa, nagmumura ka saan? Ah, papagalitan ko ng anak ko, shoutout kay Cassandra Jesh, malilangit. Eh, pasok anak, diba? Alas 6 na, pasok nyo 7:30. Iskosar, may amigo. Asikaso na ba? Shoutout, good morning sa lahat, oh. Siyempre, kay Ma'am Elma Gonzaga Vlog. Yan. Follow nyo po, Ma'am Elma Gonzaga Vlog. Yan, isa po yun sa mga legit na nagko-comment, nagla-like, nag-heart, nanulod aking mga live. Yan. Ma'am Elsa Gonzaga Vlog. Siyempre, kay Ate Maris Malangit. Yan. Shoutout, Lord! Sabi yan, good morning! Good morning, good morning, good morning, Elma Gonzaga Vlog. Yan. Yung iba, busy talaga yung iba. Hindi naman po kinag-live ako, manood ka, hindi naman hindi nyo obligasyon manood. Kung gusto nyo lang, di ba? Walang pilitan pa. Siyempre, pero shoutout, good morning, Elma Gonzaga Vlog. Yan. Kasi hinan ko itong brochure ng ano eh. Kung dyan sa Pilipinas, brochure ng Avon, Avon. Ito naman, brochure ng Carrefour. Grocery. Kasi kung alin yung mura, yun lang ang binipili namin. Para makatipid ba? Ha, Pasko, marami bawal ang gagawin. Yan. Parehas, anak ko, marami bawal ang gagawin ko. Yan. Bawal tayo magmura. Pero sinubukan ko lang. Pwede mo lang magmura eh. Mula ngayon, mga Luis, magmumura ako ng magmumura. Magaling pa man din ako magmura talaga. Dati. Pero siyempre, hinihinto ko nga. Dahil yung anak ko, papapanood niya. Maka ma-adapt niya yung magmumura. May isang kalbo na vlogger eh.
panaymura eh, si Sikap. Di mapapanan na kasi, siyempre. Pakasabihin nila, ginagamit ko sila. Napapanood ko yun, hinahid ko talaga puro mura eh. Alam mo yung mura na malulutong? Yung, shout out po, idol! Ha? Heard, idol! Ate Maris, Manlangit ng Cavite, good morning, good morning, good morning! Bilin yung i-share, salamat nga pala kay Mama Michelle Romero, nagbigay ng 20 stars. Follow nyo na po, Michelle Romero. Balitan natin, Romero Lico Michelle. Yan, i-follow nyo, namimigay siya ng stars. Andito siya sa Saudi Arabia, sa Medina, doon sa katabi ng Jeddah. Yan, mga legit na ano yan, na namimigay talaga ng star. Follow nyo na, ano kayo magkahiyan pa. Ako pag halaba, may nag-comment na ano, kahit pa lumagpas pa yung following ko sa followers ko, okay lang. At least nakatulong ako sa iba, di ba? Pag may nag-comment, kaya nga sinasabi, di ba? Yung mga bagong followers ko, mag-comment kayo. Kasi yung iba dyan, hindi ko pa na-follow. Di ba? E ano naman kung lumagpas sa 8,000 yung sinusundan ko, yung following ko. Take loads! Yan! Ako talaga, pag nag-follow sa akin, automatic, eh, press back ako lang, follow back agad dyan. Kaso nga, hindi ko lahat kayo mag-follow back kasi nga, hindi kayo nag-comment. Yung like kasi, original na, na-like lang yun, heart. Wala lang, parang wala lang. Kasi, di ko na check kung sino nag-like. Doon ako nag-check sa mga nagko-comment. Di ba? Siyempre, huwag niyo kalimutan ha, si Romero Lico Michelle. Yan. Galing siya mag, ano, maganda yung content niya rin sa bahay team. Family. I-follow natin. Huwag tayo magkayaan. Lahat naman tayo, angat. Tulungan lahat. Lahat, angat. Di ba? Parang gusto na mag-live araw-araw. Pero yung kape ko talaga, oh, nalimas na yung kape ko eh. Kung may mag-iinit sana ng tubig dun eh. Kaso siyempre, pag nag-iinit ako ng tubig, siya mga 5 minutes, magtitimpla ako. Mawawala ako sa camera, siyempre, dito muna ako. Excuse me po, pwede ba mag-excuse me? Wala, ikaw muna mag-live. Gasander, ikaw muna mag-live. Ito, nag-dati yung ML. Yan, ilive nyo yung ML, ha? Una, naglalaro ako ng ML, daming pinipindot, ha? Delete ko nga yung app na yun. Yan. Kaya, siyempre, huwag na kayong magkahiyaan, ha? Magkahiyaan. Nancy? Jennifer, Ate Maris, Mama Elma, follow nyo na si Romero Lico Michelle. Malay nyo, kayo rin ang mabiyayaan ng stars. Yung stars niya, binigyan niya, maraming salamat. 20 stars agad, o di ba? Yung maliit ko, pag naipon lang ba, isa, lima, pag naipon po yan, laki yan, malaki. Siyempre, Janik Manlangit, ako, nanonood din pamangkin ko, eh. Kayo naman, eh, makishare na rin din, anak, ang akong live. Ano, ano? Sabi nyo, sayang ang tato. May, tuwang-tuwa ako na sa ano eh. Kasi nung vlogger, hindi ko pinalo kasi famous eh. Hindi ako mapapansin nun. Tawagin mong mamo, sayang ang tato. Pulis pala yun eh, no? Shout out, syempre, kay Janik Malagi. Yun ang ano, nag-trending talaga. Sayang ang tato. O, di ba? Lahat naman tayo may time para mag-viral or mag-trending. Kaya isa-isa lang. Hindi mo pa oras, hindi ko pa oras. Parang pag namatay, oras-oras din. Kahapon, buhay, masaya, lakang ngiti. Ngayon, wala na. Dead. Parang ganun lang. May oras bawat isa. Di ba? Shout out sa inyong lahat. 6:25 na po. May pasok na ba dyan, Nick? Malangit? Sa last minutes pa kayo pumapasok, ang layo. Sino naghatid sa inyo? Magkano baon nyo? Wala kang bibigyan ng baon. Sunod-sunod yung tanong eh, no? Siyempre, sa mga aking pamangkin, dyan, Nick, Malangit. Hindi ka naman nagre-reels, isa-shoutout pa kita. Huwag lang na-shoutout, i-share mo na lang yung live ko, di ba? Total, ikaw naman ang number one fan ko eh, di ba? I-share mo na, i-share yan, anak. Malay mo, balang araw, darating at darating din yun, di ba? Kasi yung asawa ko, busy yata, hindi na tumawag. Ginatay ko tumawag eh. Busy ah. 5:30 na, sa Cayman. Hindi yata tatawag yun. Siyempre, pagkatapos ito, ay, magbabike pala ako. Bandang 5, magbabike ako. Sa Bacor na ako napasok to, di mas maganda. Mula sa mga, sa lugar ng mga Rebilia, Bacor. Di ba? Bacor, Cavite. Yan. Magbabay ako mamaya, siyempre, ibablog ko, di ko pala na-charge yung GoPro. GoPro, baka naman, na-promote na naman kita GoPro, ha? Bumili na kayo ng GoPro, mura lang. Nasa 30,000 lang. Siyempre, sa ano? Ba, para isang pamilya na itong nanonood, ha? Egay Manlangit, shoutout. Happy birthday kay Tolets. 55 years old, di ko nabate. Kasi hindi matawagin eh, nasa bundok yata. Shout out sa yung lahat. Ligay pa langit. Yan, nasa Cavite. Magbabike ako mamaya ng alas 5. Siyempre, GoPro, baka naman. GoPro, Hero 10, baka naman.
Para mamabili nyo po ng ano, Hero 11. Or naman, shoutout, 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 tayo ng lahat. Good morning, Kuya Bugs TV. Sakto ah, 1:30 ah. Munti pa. Siyempre, magbabay tayo, kailangan charge ang GoPro. Okay naman. Nakuha naman ha. Yeah. Siyempre, huwag nyo kalimutan si Michelle Romero. Follow nyo po ha. Legit, legit, legit yan na. Let's walk it. At nabibigay na star. Nabibigay na si Sarah Jeronimo. Tala, tala, tala. Hindi po ha. Edmar, araw-araw tayo mag-like. Kasi si Edmar magbabakasyon na po ilang araw na lang. Oo, di ba? 2 days lang ba? 15. Ah, 4 days na lang. Nasa, ano lang, sa Angulo, ha? Angulo ba? Ah, Kenta, Smata, Kenta, Rizal dyan. Shoutout sa inyo, ha? Siyempre, kakapihan natin. Kape ng kape ng kape habang maputi pa tayo. Alayo. Wala, naisipan ko lang mag-live. Siyempre, kay Michelle Romero, ha? Huwag niyong kalimutan i-follow. Baka may YouTube ka, Mama Michelle Romero. Eh, lagay mo na lang kung may YouTube ka. Ako may YouTube ako, Sunday ng vlog ko. Pwede nyo lang i-follow. Siyempre, sa lahat ng mga nanonood, salamat, 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 salamat. Oh, may nag-heart sa kapatid ko, ilay mo lang. I-follow nyo na lahat. Mga Romero family dyan. Mga kamag-anak namin sa Bicol, mga Romero family. Follow, 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 follow. Subukan ko magmura. Ayos naman pala. Hindi naman pala nadidetect ni Meta ng gumura. Kaso madidetect ng anak ko, gumura ako. Yun ang bawal eh. Parang anak ko, para si Sara Duterte. Yung asawa ko, Luz, may YouTube. Yan. Siyempre kay Marge Lopez. Shout out. Good morning, Marge Lopez. Nasaan ka man, Luz? Nasaan ka ngayon? Yung asawa ko, Luz, may YouTube. Ano yung YouTube account ni Mrs. Mr. mo? Ah, si Marge. Oo nga, si Marge. Yung nagsasayaw lagi. Siyempre, nagsasayaw. Dali kasi yung nagsasayaw eh. Siyempre, hindi ko rin ma-memorize eh. Siyempre, shoutout, Marge Lopez. Yan. Magandang. Hindi pa umaga eh. Madaling araw pala sa atin eh. Sa mga taga-Saudi, madaling araw pa lang. 1:30 AM. O, di ba? Andito ka sa Riyadh, Marge Lopez. Siyempre, laging nagko-comment si Marge Lopez sa akin. Siyempre, puro heart yan. Lahat ng nagko-comment, lahat heart ang reaction. Lahat tayong okay, ha ha ha. Lahat tayong kaaway sa Facebook eh. Lahat gusto niya akong away, hindi away nila. Di ba? Yung pagmumura po, hindi mo masama. Huwag mo lang bibigyan ng meaning. Kahit anong salita, hindi masama. Okay, masama man, or ano. Basta huwag niyong bigyan ng meaning, hindi masama. Murahin niyo ako. Hindi ko bibigyan ng meaning. Katawanan lang kita. Ibig sabihin, parang wala lang. Kasi nga, nasa utak lang yung masama. Yan, nagsasayaw at. Yan, Jason Licop Mendoza. Yan, hanapin natin sa YouTube yan na Idol Romero Michelle. Ah, sa Kuwait ka pala eh. Si Marge Lopez. Yan. Yung mga taga Bahrain dyan. Bahrain, Qatar. Yan. Yung mga follower tayo dyan. Mga OFW din, siyempre. Kaya sabi ko nga, yung pagmumura, yung salitang mura, halimba, diba, pag di mo binigyan ng meaning, wala lang. Ibig sabihin, pag minura ka, huwag mo bigyan ng meaning, tawanan mo lang. Sino nga pabaya siya? Okay? Minura ko yung taong to, tumawa lang eh. Ibig sabihin, siya yung napahiya. Kasi minura mo, tumawa lang. Ibig sabihin, hindi ka pinansinan. Kaya yung meaning ng isang mura o salita, nasa utak lang. Parang sa nagsalita sa'yo, nagsabi sa'yo ng beto. Huwag mong pansinin. Kaya intindihan mo yung salita, pero hindi mo binigyan ng reaction at ng meaning. Wala lang. Hindi ba? Thank you so much, sir! Jaisel Lico Mendoza. Yun po yung YouTube niya, ano, Michelle Romero. Dudes, yan yung YouTube niya. Yan, siyempre, good morning kay Ate Len Yanan. Nakapatid ni Ate Bing Yanan, na asawa ni Junior Tabo ng Palnab del Norte, Vera Catanduanes. O, di ba? Pagkali ako magang eh, magdugtong-dugtong ng kamag-anak. Yan. Si Yanan Len. Number one na niya na kaso si Ate Lynn yata, di naman nag-re-release eh. Number one na follower din natin. Lagi naka-support. Salamat sa support. Salamat sa support. Hindi mo ang mabuhay. 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 Tayo mo lahat. Yan. Siyempre, 6:35 na. Hala. Parang napahaba na yung live ko.
Saan ka nga sa Catanduanes? Ako po, taga Progreso, San Miguel, Catanduanes. Yan. Salamat po, stay safe, sabi ni Atlen. Yan, safe na safe tayo dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Mapayapang mapayapa po dito sa Saudi. Yan. Saan ka nga ulit? Sa Catanduanes? Progreso, San Miguel, Catanduanes. Pero ang sikat na tawag doon, nursery. Kasi dati may sumil doon, yung lumber. Yung ano na ng mga lumber. Yan. Yung panahon ni Alberto, Governor Alberto. Yan. Nursery. Pero tumira din ako sa Palna del Norte, Verac, Catanduanes. Siyempre, doon ako nag-aaral sa Catanduanes, sa Verac eh. Ay, nalintian man si Manay, taga-paraiso man ba? Lopez eh. Igwa akong hinariyaw dyan na ano eh, na trabalyo. Yan. Pataga-Tagalog pa kita, Manay Marz Lopez. Taga-paraiso ka pa yan? Eh, ikaw pa akong sarong ano yan, ikaw pa akong sarong palugar, taga-paraiso din, nalingwap yung bangayan. Kuya sa Riyadh man, na malipat na sa Dubai. Taga paraiso man pa si Manay Marz Lopez ng Paraiso San Miguel Catanduanes. Mas maganda pala pang naglalay pag sinasabi mo yung lugar mo eh, no? Bistado ko yun, yeah. Inariyaw ko yun eh. Ang malupit doon, si Trabalyo, inariyaw ko. Yung pang pagkaaga, ikasay na, piyesta baga. Di ba sa Paraiso, sa probinsya uso yung ano, anti-bisperas, bisperas, yan. Ito namang si ano, yung pinsa niya, si ano pa lang? Yung destino napakabilis. Na pumunta minun sa kanila sa Paraiso, yun, nireto-reto, ayun, inariyaw ko, yung pan pagkaaga. Mga Villanueva. Sa amin, sa nursery, may mga Villanueva. Classmates ko si Danilo Villanueva, taga nursery, yan. Good morning, Lud. Sabi ni Vilma Concepcion. Shout out, Vilma Concepcion. Huwag niyong kalimutan i-follow Romero Lico Michelle, ha? Paulit-ulit ako. Pero, siyempre, follow niyo. Legit na follower yan. Saka namimigay ng Sarah Heronimo ng pala. Diba? Ay, buri ni Ina ni si Marz Lopez. Taka paraiso pa yan. Bistado mong mga Villanueva. Si, ano, si Jal Tarnate. Midbid mo mga Tarnate family dyan. Doon sa inutan, papunta ng pagsangahan. Jal Tarnate. Yan, mga kamag-anak namin mga Tarnate dyan sa Paraiso eh. Kapatid yun ng tatay ko, ang tatay niya. Oh, kita mo yan. Si Danilo Villanueva, classmate ko nung elementary dyan sa Alma Elementary School. O, oh, di ba? Okay, kita mo yan. Sa Facebook pa tayo magkakaan eh. Huwag kami bidan ba? Marz Lopez. O, di ba? Kapatid yun, ang tatay ko, ang tatay niya. O, di ba? Pinsan mo pa si Danny Villanueva eh. Ay, grabe ba? Ang lugar nila, Pondo. Yung parang Pondo ang tawag, Pondo. Sa nursery. Pero ang tunay na pangalan, Progreso. Di ba? Sa Mulabi, kami ka, ista. Uy, hiling mo yan. Yagihan mo ang Mulabi niya. Hari sa Binagasbasan, yagihan mo ang Mulabi. Pero may kami na-mista dyan sa Paraiso eh. Ang pista kasi dyan, Ilaya. Tapos, Binagasbasan, Paraiso. Pagsangahan hanggang makaabot ng mabato. Sunod-sunod ang pista niya kami. Gadaon na kami sa piestahan. Yan. Wala kami, siyempre, backpack na. Daon na yan. Hanggang doon. Sa Balatuhan, mabato. Siyempre, hindi kami kamag-anak sa mabato eh. Kasi ang papa ko, taga Barangay Pakugun. Yan. Si mama, taga Bato. Yeah, pero register kami sa ano Tagbak. Kami yung sa Tagbak, 'di ba? Dako lang sa Alog doon. Doon kami sa ano Tagbak, San Miguel Catanduanes. Yeah. Yung Tagbak seat yo lang ng Progreso. Wala. Wala sa mga si Manny Marz Lopez man bagi man. Taga Paraiso ka pa yan. 'Di ba sa Facebook pa kita magkamabida. Yan yeah, si ano man si nalimang ko yung pakayan yung ano, sarupa. O yan, sariyan, na taga Paraiso man. Gawin mo siyang TikTok. Di ba? Iba kasi yung pangalan niya eh. Hanapin ko kung anong ano niya. Si Shee. Kalimutan yung pangalan. Dami kasi yung magkakaparehas ng pangalan eh. Yan. Marz Lopez. Taga Paraiso. Shoutout sa buong Paraiso dyan. Yan.
ang kapitan ay bakla. Ang kapitan pala ng binagasbasan si ano, dati ha, dati si Manuel Lando Ulapani. Yan. Shannon Lopez. Ayan, di ba? Grabe, sa Facebook pa ang kaming video at kaparaiso eh. Tapos yung Adyan Sarian. Ah, anong tugang mo? Shelo Lopez. Tapos yung lola ko, tagapagsangahan. Morning, Marge Lopez. Payakap, ma'am. Ayan, magyakap pala kayo. Yakap. Huwag niya kayo maya na, ano, palo to palo. Hindi naman bawal yung palo to palo. Tugang niya ni Agong ko. Ah, Uyas Aliyad, si Shelo Lopez. Yan. Tagasayin na, gumo. Billionaire ba, ha? Yan. Mga billionaire ba sa tundo sa nursery? Mga classmate ko si Danilo Villanueva. Pinsan mo pa si Danilo Villanueva. hamag na yan. Ay, sa Facebook pa kita magkamit, Vidal. Grabe baga. Mayroon ngayon tayo ang Facebook, no? Yan ang magpalo na palo. Ah, para iso man, Malopes. At si Saidon. Si Mana, naligong kay Mano kasi. Awat ng panahon. Di ako nakaparimot sa Bicol, 20 years na. Mga tayo para iso. Yan. Tapos, mga Chanela yata, Chanela, mga ganong apelido. Siyempre, hindi ko naman ma-memorize lahat, na iba na yung apelido eh. 20 years ba naman eh. Shout out sa mga taga-paraiso dyan. Ang oras, alas 6:40. Yan sa Pilipinas. 1:40, Saudi. Kalain mo yun. Ganun-ganun lang pala, di ba? Kung hindi pa ako ng live, hindi ko malalaman na may mga ano pala ko dito, kabanwa. Di ba? Kabarangay. Kasi sunod-sunod lang yan eh. Nursery. Agbak. Bilasbasan. Gulabe. Paraiso. Yung kay Musalo, putang ano. Yan mga kamag-anak ko, mga De Los Santos doon sa Tawililog. Bago magpagsangahan. Tapos pag nagtuo ka, Tubrehon. Trabalyo, pinsan ng agong ko. Yan. Sina Atining, si ma'am ano, Trabalyo, ma'am Ning Trabalyo. Yung Trabalyo, kapitbahay namin sa Tagbak. Yan, mga Trabalyo family. Kita mo yan. Si Kuya William Trabalyo, yon. Siya kasama ko nag-rito rito sa akin. Kuya William Trabalyo. Di ba? Ang bayaw niya si Kamano. Yan, mga Kamano. Kasi, tugang niya naka-agong kay Kamano. Ang Kamano, si Jun Kamano, Bayor ng San Miguel, kumpare ng papa ko. Yan. Kilala ko mga yan eh. Ang akin ni Jun Kamano, si Rowell, si Roden, si Francis, di ba? Si Melanie. Oo, di ba? Di ba may mga jeep pa sila dati? Dati, ewan ko ngayon kung may jeep pa sila. Mayor pa rin ba siya? Ay, mayor pa si, ano, si Manu, Jun Kamano. Yan. At taga-paraiso diyan, mataga binakasmasan. Shout out. Oo, di ba? Tiyong pa si Manu, Jun Kamano, di ba? Sikat si Mario Jun. Ayan. Si Jun Kamano, padi ni Papa, dati. Nung buhay pa si Papa. Hindi ko, ano yan, natawag lang? Krokis. Lahi-lahi na ba? Trungkuhan. Siyempre, kaya Biel, Shen, good morning. Yun na, bistado ko na. O, di ba? Kaya Biel, Shen, good morning. Yun na, siyempre, ala na, napahaba yata ang live ko. Baka mamaya, ma-break ko na yung ano, stream ads ko na 60,000 views. 60,000 hours, minutes pala. Galing ng Facebook, no? Yung 20,000 minutes ko, binawasan naging 11 na lang. Ayos! Ito talaga si Zuckerberg, eh. Dapat pala magmura ako na magmura sa Facebook. Ibabash ko kaya si Meta. Pag binas ko si Meta, baka mawala yung account ko, no? Kilala niyo si Reno ng Labrador? Ayun, namas siya. Naano siya, na-report. Public report. Yan, morning din po, ma'am. Vilma Concepcion. Vilma na iba tuloy. Yan, mag-iano ngayon. Mag-iaka pala kayo. Siyempre, mga loods, lalas-loods na. Siyempre, kailangan ko mag-bye. Siyempre, salamat, Marge Lopez. Yan. Romero Licop Michelle. Salamat. Kaya, ma'am Elsa Gonzaga Vlogs. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa Marge Lopez. Sa susunod ulit kasi mag-charge ako ng ano ko, ang camera mo kasi magbabay ako ngayon. Mabalos! Bye-bye!